Hi, Behinders, this is me again, Wayne Page from the Philippines. And for this video, Behinders, we are going to talk about my miscellaneous security. And before we proceed to our topic, video topic for today, Behinders, I just really ask one question as part of my survey on my YouTube channel. Is that any one of you guys watch this video who don't understand my language, which is Tagalog? Guys, please can you just comment down below here on this video, guys, your country origin. I'm glad if you did that. And let's proceed to our topic, Behinders. The purpose of that survey, Behinders, as you observe on lots of my last video, I try to speak in English because I consider those numbers of my subscribers, which I found out maybe before October 2019 end, based on my video YouTube analytics, I see, oh my gosh, oh really, I have a number of subscribers from Canada, from America, from Saudi Arabia. Those country guys, you know, I give salute on them when it comes to their gardening journey, kasi napakagaling nila. Alam mo yon, yung parang masasabi mo, oh, ang galing nila doon sa part na yung pagtatanim na is more on organic. They are focused on organic and more on focus on organic gardening, raising, and basta napakaganda ng buhay nila, mga kabihan. Mas pinili na rin yung mga simpleng buhay. Hindi po tulad natin. Minsan, simple na yung buhay natin. Gusto natin medyo mag-carbo pa. Mas trip natin yung magagandang setup. Pasensya na po kayo at pause na po sa ako ngayong araw dahil nakipagsingalong kagabi. So, ayun, pause. Charing. Hindi pa ako nakaka-ano. Yung plano kasi nito talaga, bibili na ako ng luya tsaka calamansi kasi effective din yun. Tsaka mami, maghanap na ako ng oregano kasi ito yung may sipon ako, ayun lang yung naging ano kayo. Nagiging gamot ko talaga. So mga kapatid, please, thank you if you do that. Please leave a comment, guys. You know. Sa mga kababayan ko naman sa ibang bansa, mga kapatid, at nanonood ng video na to at mahilig sa pag-aalaga ng bibi, masaya po ako na sinusuportahan nyo ako at pinapalad yung mga video ko, mga kabayan. And tumahapin siguro nga mahilig na talaga kayo sa pag-alaga ng bibi. So yun, okay, pag-usapan na natin ngayon itong naglilimlim na bibi. Kasi nakarang araw na mga kailan ba yun? mga siguro tatlong araw na ito na paglilimlim, mga kabayan. Medyo nalate ako sa paggawa ng video, mga kabayan. Ayun, pumapangit na naman ako. Ayaw ko ng ganyan. Ayun na lang, mas manatili tayo dyan. Ay, mga kabayan, dapat siguro sila karang araw, medyo ano siya, naglilimlim ba? Naglimlim siya dito, pero itlog niya ng 12 pa lang. So, meron pala siyang 13 eggs, mga kabihan. Ano ko ba papakita sa'yo? Hindi ko alam eh. So, totoo lang, mga kabihan, napaka-challenge sa akin ng ano, ng ganitong setup. Papakita ko yung itlog. Ops! Say hi, Scooby Ducks! Say hi! Ay, mga kabihan, yan! Ang hirap, di ba? Prone cam yung gamit. Yan! Meron siyang 13 itlog, mga kabihan. At di ko alam bakit sa dinabi-dabi ng pwedeng itlog, eh, 13 pa yun eh. Sa unang itlog niya pa yung 13 po ang initlog niya. So, hindi naman ako may sa paniwalain, pero parang ang pangit. Sabi ko, pag kinandal ko sana to or pag sinilip ko itlog, sana mga masaya na ako pag mayroong ano doon, merong similya is walo lang. O, masaya na. Tsaka mayroong mag-alaga ng mas marami, mga kabayan. Kasi sa tulad ko ha, na wala talaga akong masyadong malaking espasyo. Meron malaking espasyo sa amin yung sa labas, sa highway. Ay, hindi man highway, sa daanan lang. Sa kalye, ganun sa kalsada. Pwede na sila doon. Ang lawak-lawak naman. Tapos yung mga bakuran ng kapitbahay namin. Malawak din naman ang mga kabihan. So yung mga kabihan, nakaraaro kasi napansin ko na lumukob nga siya ng matagal dyan. Kasi kalimitan, mga kabihan, yung bibi, ang nangyayari sa kanya tuwing gabi, siguro mga alas 9 ng gabi, walang eksaktong oras sa gabi, nandiyan na sama sa pugad nila. Kaya kunwari ikaw ay nakatara ka sa mundo kasi di mo alam kung saan nangitlog yung bibi mo. Abangan mo na, mga kabihan, kasi tuwing gabi talaga. Naku, naging ninja moves na yung mga yan. Ah, maganda. So, ayan. Pasensya na kayo. Maraming commercial. Yung kapatid ko, tanong ako maganda yung attire. Sabi ko, ang ganda. Pwede na. Ayun, mga kabihan. So, nung nakarang, ayun nga, mga kabihan, pag di nyo alam ko sa nangitlog yung bibi nyo, tuwing gabi, nakahanapin nyo na. Kasi tuwing mga siguro as 9, nandun na sa sapugan nila, ready na sila. Nakalukob na sila doon. Tapos nakarang araw kasi na iba yung setup. Tipong umaga siya naglukob, ganun. Umaga nandun pa rin siya sa pugad niya. At kung napanood nyo pala yung last video ko, mga kabihan,
itong baby na to, nangitlog siya sa lupa, dyan, sa ilalim niyan. So, dahil tayo creative, kilala tayo mga Pilipino sa ganun. Gumawa ko ng paraan, yung dating gulong, ito yun, na hiningi ko sa kapitbahay namin. Kasi mga kabayan, pag nakita ko yung bagay na parang, oh, ang tibay-tibay na ito, magtatagal sa akin to, magagamit ko to, hiningi ko na agad habang may oras pa, diba? Kasi pangit naman kung hindi natin hingiin sa yung pagkakataon. At mga kabayan, nahingi ko siya noong time na yon. Ang hirap mag-video pag wala tayong microphone eh. Tas-tasan ng boses ko, paus-paus pa ako. Eh mga kabayan, noong time na hiningi ko nga siya, kasi ang purpose ko noong is taniman, eh hindi siya natuloy. So dito siya napunta. Sa paitluwagan, ay palimliman pala. Ginawa ko na siya ng mas maayos na lugar para makapaglimlim siya ng... Oh my... Tapos ay mga kabayan, tawag dito? Dito ko siya nagamit kasi alam ko mga kabayan, matibay ang gulong. Pang matagalan nga yung buhay na siguro mga abot siya ng isang dekada o sobra pa. Depende sa paggagamitan mo. Pero kung gagamitin mo sa mga, kunwari sa kotse mo mga kabayan, siyempre ibang usapan na yun, gas, butas na yan. Ganon. Tapos ay mga kabayan, pagkatasan ng itlog nga siya, 12 yung itlog niya ng araw na yun, tapos ng itlog siya ng isa, naging 13. Tapos kinabukasan, pag itlog niyang ganon, umalis ulit siya, galak kasi yung baby mga kabayan. Sanay kasi sila sa akin na, sige, gumala kayo, basta alam niyo yung gagawin niyo, matanda na kayo, ganon. Nang bahala kayo, pag kayo nagkabuntis ng maaga, bahala na kayo maglukob, ganon. Bahala na kayo kung paano alagaan yung mga junakis niyo, pag napisa na, ganon. Pero masunuri naman, nasa tamang edad na rin naman mga kabayan yung baby na yan. Hindi napigilan yung kate, yung landi, ayun. Maaga na kapag asawa. Na ngayon, 13 na yung anak, 13 na yung itlog. Eh mga kabayan, tapos, pansin ko nun, gumala ulit yung lola nyo. Siyempre ako, hindi naman ako maigpit sa mga junakis ko, gano'n. Ninayaan ko lang sa siya, hindi, gumala lang kayo dyan. Hanggang masaya kayo, go lang. Basta huwag kayo makapangabal sa kapitbahay natin, ha? Kasi baka may mapugutan kayo ng ulo na ko. May batas pa naman sa Pilipinas. Pag hindi sa'yo, tapos nakikita mo, gala-gala sa bakuran niya, pugutan mo na ng ulo. Diba? Tapos pang ulam na agad. Pero nako, masama pong gawain yung mga kabayan. Huwag natin gagawin. Ay mga kabayan, at tapasin ko noon, gumala siya ng inain. Pagkatapos noon, bumalik na siya dito. Tapos, nag-stay na siya ng matagal. And after one day, English. I'm sorry mga behinders. Tagalog ako ngayon. I'm so sorry for that. I'm fully Tagalog. Nagtagalog na lang ako. I'm going to wait for your comment down below mga kabiyahin kung meron mo talaga. Kasi baka mamaya, tamang nag-subscribe lang siya sa channel ko, pero iba pala yung pinapanood din lang mga video ko, diba? Or napabigla lang sila kasi may video ako na maganda nun. Napasubscribe sila. Ayun, diba? Nakakataga niya sila. Alam nila yung gagawin sa itlog nila mga kabiyahin. Ano po ginagawa niyo niyan, te? Te, anong drama yan, ha? Anong sipag-sipagan portion yan? Ha, ate? Oh, yain. Ganyan sila inaayos na itlog nila mga kabayan kasi sila alam nila syempre. Nanay sila eh. Patambay saglit lang. Kasi siya mga kabayan, ganyan siya kaano. Yung dating mga bibi ko, pwede mong hawak-hawakan yung itlog, ganun. Hindi siya nagre-react. Pero nagre-react kasi hindi naman masyadong maamo. Di ba may mga gramis sa pag na maamo yung alaga mo. Syempre, okay lang sa kanila na malumapit ka sa kanila, ganun. Pero pag hindi maamo, ayan, gumagalong-galong siya or nag-react siya, gano'n na, oh, huwag ka nalapitan, ano ba yan, huwag mong hawakan yung ano ko, gano'n. Tapos mga kabiyahin, meron siyang tracing itlog. First time niya nga mga ito, tapos tracing, naisip ko talaga, sana yung ano dyan, fertile. Tsaka mga kabiyahin, abangan nyo pala yung susunod na video ko. Siguro, ang next video ko is, ano pa ba? Basta may mga next video pa ako tungkol sa Muscovy mga kabiyahin. Abangan nyo na lang kung mahilig kayo sa Muscovy, ne. Tapos yung gagawin ko pala dyan mga kabayan, ika-candle ko. Hindi ko alam kung pa meron na kayo sa kindling, Muscovy duck egg, or any egg of flax. At yung kalagahan kasi nun, hindi nahihirapan yung nanay na maglimlim ng napakaraming itlog, tapos wala nga namang similya. Kasi usong-uso sa atin yan mga kabayan, sa Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas. Nalalaman na lang natin na hindi pala fertile o bugok ang isang itlog. Pag nagkaputukan na doon, pag naamoy na, ano ba yun, parang amoy itlog na bugok ko. So, ayun na, nagkaputukan na itlog ng manok. Sa baby naman, napaka rare or napaka limit ng ganun. Hindi nang masyado nangyaring ganun case na puputok ng itlog na bugok. Yung iba hindi napipisa. Tsaka mga kabayan, pinagkaiba kasi noon, mas matibay itlog ng baby kaysa sa manok. Ayun talaga yung totoo. Doon din natin yung mababago mga kabihind na ayun talaga yung katotohanan doon. O, diba, ang lab na mas matibay.
O, di ba ang labo? Hindi pwede yun. Na napuputok, napuputok. Mahalaga yung mga kamay. Lalo na kung may alaga kang manok, mahalaga yun kasi less yung effort nung pinaka naglulukob mong manok or naglulukob mong bibi sa paglulukob din sa mga itlog na wala ng palang similya, di ba, paasa, ganun. Hindi napagbigyan. Hindi napagbigyan kaya hindi napisa. Hindi nagkaroon ng similya, mga kabiyay. At ayun, aray, ang hirap kasi mag-adjust dito sa lugar ko ngayon. Oh, natatakpan na naman sila. Ay mga kabiyay, napakalaga nun kasi yun yung purpose niya. Para hindi siya effort ng effort. Kasi nakita niyo mo yung katawan ng bibi na to. Tres yung lulukuban niya. So ginawa ko, medyo nilaliman ko na lang yung pugad para yung itlog eh pwede magkapatong-patong. At the same time, nabibigyan niya pa rin ng init. Tsaka yung setup pala mga kabiyay, kung mapapansin niyo, teka lang ha, ipapakita ko. Ay mga kabiyay, mapansin niyo, sorry. Oh, sorry naman friend. Ito naman, selan eh. Selan mo dyan ha. Ito mga kabiyay, mapansin niyo mga ganito, yung mga pinong-pinong balahibo nila, nag-umpisa na rin maglagas eh. Part po yan ng kanilang paglulukob na naglalagas sila kasi komportable. Tsaka naglagay na rin ako mga kabiyay, kung ay naglilim na yung manok nyo or yung bibi nyo, mag-add na rin kayo ng mga, ayun, mga kalat-kalat na down-down na magsasilbi nga, ano? Magsasilbi po yung dagdag pang pabounce dun sa itlog, tsaka magpe-preserve ng init. Tsaka naglagay ako, ang setup pala nito, bato, bato, tapos nilagyan ko ng sako bilang sapin sa baba kasi magkatagusan nga yung gulong mga kabiyahin. Wala pa naman ako nakikita ng gulong na takip yung isang side. So ayun, magkatagusan, nilagyan ko ng sako, tapos maliban doon, nilagyan ko ng buhangin kasi talagang yung mga bibi sa kalimitan ng itlog sa buhangin. Na-check ako ba sa inyo? Kasi siguro nga dahil sa gubat dati mga kabiyahin. Kasi yung bibi ma, hindi naman siya ano eh, wilderness. In wilderness ba siya ganun? Wild bird talaga siya. At siguro nung panahon na hindi pa uso yung ginagawa natin domesticated. Hindi pa siya considered as domesticated animals or flocks. Nasa wild talaga sila. Kaya siguro sanay sila ng mangitlog sa lupa. Ganun. Part na ng kanilang ano yun, history. Tapos, malit ba doon mga kabiyahin? Lagi akong may sa words na, ano meron? Tapos mahilig ba? Mahilig. Mali ba doon mga kabiyahin? Mahilig din sa, ayun na naman. Mahilig sila sa paglalagay ng mga down-down. Kaya ako, naghanap na rin ako ng down-down. Inad ko yun. Kasi pampano ngayon, pampa, anytime na, parang pampantrap ng init, di ba? Para pag maraming down dyan, mas natrap yung init doon sa ibaba. Mas manalukuban yung itlog or nabibigyan ng tamang temperatura, ganun. Yung mga itlog. Tsaka, nagsiserve na rin yun na ano eh, parang pang-comfortable, ano yun. Para medyo comfortable din yung inahin. Amoy ko na yung amoy tae dito sa baba ng kulungan. Para comfortable din sila mga kabiyahin sa paglukob. Tsaka, gusto-gusto nila yun yung mga medyo may kalat-kalat. Tsaka, naglagas siya. Siguro yung isang purpose pa niya mga kabiyahin is para pag, napansin nyo, pag lumalabas sila, yung mga bibi natin na alaga, tiyatakpan nila itlog nila, parang siguro sa nasanay na yun, nasa behavior na nila, kasi kung dati nga is wild bird sila, sa gubat, wala namang ano dun, kung sino-sino lang pwedeng kumuha ng itlog nila, lalo na yung mga predator nila, ganun kumakain ng itlog, yung mga nang hunting na kung anumang klase ng wilderness. ayun ang nangyayari, at nawawala yung mga itlog nila. So, tuwing umaalis talaga sila, tiyatakpan nila yun. Isang bagay pa siguro, pag tinatakpan nila is napapanatili yung itlog. Napapanatili nila yung init pag may mga ganyang-ganyang silang balahibong nilalagay. Habang nanginginain sila, kasi part na ng kanilang buhay yung mga kabiyahin. Na, kunwari sa isang araw, ayun, saibin na lang tayo. Ay, kita nyo naman ako, diba? Sa isang araw mga kabiyahin, nangyari talaga yung nangyari talaga yung mga kabiyahin na sa isang araw or pagkatalipas ng dalawang araw, lalabas sila para manginain. So, tinatakpan nila itlog nila para for safety na rin siguro. Tsaka, para mapanatili yung itlog. Kasi ba, ay, may itlog. Ayun, itlog. Ano ba meron sa itlog? Mapanatili yung init ng itlog. Kasi baka lamigin yung mga siso, ganun, madedo, ganun. Ayun lang mga kabiyahin, share ko lang talaga sa inyo na, oy, naglimin na siya sa tracing itlog. Tsaka abangan nyo mga kabiyahin, ikakandal ko pala yan, sisilipin natin kung ilan nyo may similyan eh. Parang hindi naman pagod-pagod yung bibi natin kakalimlim sa pilit-pilit niyang sihasakop yung dami-daming itlog, tapos hindi naman pala mapipisa lahat yan. Diba, dapat ipractice na natin yung mga kabiyahin tayo ng mga Pilipino kung may alaga kayong manok, lalo sa mga manok mga kabiyahin. Putak ngayon ha. Mga kabiyahin, na mga nag-alaga ng manok, napakalaga nun na i-candle nyo or silipin nyo na ng maaga para alam nyo ilan nyo yung mapipisa. Diba? Hindi totoo yung itlog pa lang bilang mo na yung sisiyo.
May bago na po tayong technology. Pag sisili po ng itlog, malalaman mo na itlog pa lang kung ilan ay maging sisiyo, di ba? Kasi last time ginawa ko yun, so sa apat, apat na pisa, di ba? Di ba pwedeng itlog na apat, tapos lima na pisa, kasama yung nanay, gano'n. Bagong silang ulit yung nanay. Gano'n mga kabihayin. So hindi na uso yung paniniwala na huwag mo bilangin yung ano, di pa napipisa yung sisiyo, wag, ay, di mo lang napipisa yung itlog, huwag mo nang bilangin yung sisiyo, gano'n. Parang, ako, may bagong technology na po tayo mga kabihayin. Pwede mo nang bilangin yung sisiyo habang nasa itlog pa lang, di ba? Lalo na sa mga managalaga ng manok, napakaganda practice po nun. Kasi kung ikukumpara mo rin yung bibi sa manok, ha, dahil natin comparison, ha, yung bibi mga kabihayin, mas magaling siya magpisa ng itlog kaysa sa manok. Pero hindi naman advisable na palimliman yung itlog ng manok, kasi naggawa ako nung dati, pinalimliman ko yung itlog ng manok na kulay brown. Ala, napisa lang kasi sobrang bigat niya, ni inaapakan yung itlog. Tas kasi yung itlog ng bibi matibay, tsaka pinong-pino yung balat, ganun. Ay mga kabihayin, share ko lang talaga. And sana nagustuhan niyo yung topic natin ngayong araw. Ano pa ba yung tatopic ko? Basta mga kabihayin, mahalaga na i-provide niyo rin yung pangangailangan niya. Aking takip, ganun. Ginawa ko siya ng pugad para comfortable siya. Hindi siya mabasa. Kahit summer ngayon, baka ulanin, di ba? Sayang yung itlog. First time niya magpisa. Tsaka medyo maliliit yung itlog mga kabihayin. Napakita ko na sa inyo last time. Yan ang maliliit lang, di ba? Oo, wag galaga. Dito ko naman eh. Di ba ganyan lang kalaki yung itlog. At hindi ko po siya ma-focus, walang kakayahan yung camera natin. Ano ba? Walang pakikisama tong camera. Wait lang mga kabihayin. Ayan. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. Diba? Medyo maliit lang. Balik na natin. Masyado tayo mapang-abalang yung araw eh. Eh mga kabihayin, sana ano, bibigyan ko kayo ng update dito na una yung kunari. Marami pa akong video mga patungkol dito mga kabihayin. So kung mahilig kayo sa BB, follow nyo na lang yung channel na to. At huwag nyo kalimutan i-subscribe mga kabihayin, kasi sa ganong paraan ma-update ko kayo sa mga bagong ano, mga bagong kalokohan natin, chay. Mga bagong kwentuhan na walang wala namang ano, wala. Wala. Walang silbi. Eh mga kabehind. Please leave a like. Comment down below mga kabehind, yung ano, yung request ko naman po. Please comment down below kabehind your origin. And if you don't understand Tagalog language, please comment down below behinders. And thanks for watching behind. Don't forget to click the subscribe button kung mahilig kayo sa pag-alaga ng baby mga behind. Share nyo lang yung tips nyo. Ayun, sana may matutunan din kayo sa akin. Thanks for watching mga behind. And bye-bye. Pause na po tayo. Sagad na eh. Bye-bye.